This is how I turned my acne from this to this. Hi guys, it's me Dayan and welcome back to my channel. So before we start this video, I wanted to thank you guys because we already hit 30k subscribers recently. I'm so happy. Video, as you can see naman sa title, I will be sharing with you guys my acne journey and how I healed my skin after a severe breakout. Disclaimer lang guys na this video is not sponsored. Lahat ng products na ipapakita ko sa inyo, binili ko siya using my own money and since last year ko pa siya ginagamit. So, I can assure you na lahat ng sasabihin ko sa video nito ay based on my own experience. I also wanted to remind you guys na these products may or may not work on your skin. So please do your own research na lang for safety purposes. Plus, I will be putting timestamps at the description box below. So i-check nyo siya so that you can directly go to the part that you want. But if you have a kind heart, please watch the whole video. So let's start! Magkikwento muna ako about my acne journey. Magchikahan lang tayo kung kailan siya nagsimula, kailan siya lumala, so that you will have some background. It literally took me a while to gather up my courage to share this story of mine to you guys. Never talaga ako nag-open up about this since pimples has been one of my greatest insecurities in life. So, it's really hard for me to share this with my friends, with my family, but yeah, now I am doing this. Ayan, nag-prepare pala ako ng timeline so I won't miss anything. So it started when I was in grade 7. Simula nung nagka-menstruation ako, dun na nagsimula na magka-pimples ako every now and then. Hindi naman siya ganun kalala until nung nag-grade 10 ako. Ayun, sobrang lala talaga. Yun yung first ever breakout ko. Sobrang lala niya talaga, lalo na sa cheeks area ko, and my classmates literally teased me for that. They even called me strawberry, kasi yung mga seeds daw ng strawberry, it's kind of similar with my cheeks. Hindi ko mabilang kung ilang beses ko na bang narinig yung mga katagang, ay maganda ka sana kaso may pimples ka, ay gamitin mo ito, ay gamitin mo yan, ay anong nangyayari sa mukha mo, ay sayang ang ganda mo sana, ay gamitin mo to, ay gamitin mo yan. Hala, hindi ko ba naghihilang? Eh ako pa naman that time, I am not expressive as a person, so pag inaasar ako, nag-smile lang ako even though nahuhurt ako sa mga sinasabi nila. And that is a no-no guys, and ayan din yung mga greatest realization ko so far, na don't be afraid to speak up for yourself. Don't be afraid to voice out your feelings, your emotions. Plus, acne is normal lang naman, and meron talaga mga tao na they do have acne-prone skin, and they can control it kahit sobrang dami na ng products na ginagamit. So ayun, ever since that happened, I swear talaga to myself na I will never do the same to others. Since hindi talaga natin masasabi yung magiging epekto ng mga salitang binibitawan natin sa ibang tao. Yes, pwedeng humingiti sila habang nakikipagbiruan, pero hindi talaga natin alam kung ano yung iniisip nila. Deep down, you may see it as mababaw. Lagi ko rin to naririnig na, ay, pimples lang yan. Pero hindi nyo talaga masasabi kung ganong kalaking epekto nun sa tao unless you experience the same. Kasi for me, it really negatively affected my emotional well-being. Like before, medyo makapal yung mukha ko. Like, active ako sa school, ganon. But then, since that happened, came to the point na I don't wanna look at the mirror anymore since ayun, na-stress lang ako pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Every time na pupunta akong simbahan, ang pinapray ko lang kay Lord, Lord, sana po mawala na yung pimples ko. So ayun, I hope na people would learn to mind their own business, especially sa appearance ng isang tao. Anyway, going back to the story. Ayan nga, that time sobrang lala na tinala na ako ni mami sa dermatologist. And yung doctor ko, she recommended me some products. And then, meron din siyang niresetang gamot, which I took for, I think, a month.
And ayun, gumaling naman siya. And twice pa dapat ako babalik. But then, medyo mahal kasi yung treatment. So, nung umayos naman yung skin ko, hindi na ako bumalik. Hindi na kami bumalik kasi hindi na namin afford yung bayad. Then, yun na nga, nung graduation ng grade 10, ayos na yung skin ko. Nag grade 11, okay naman. But then, bumalik ulit siya nung nag-summer kami nung grade 10. And that time, I used Maxi Peel for a month. Effective naman yung Maxi Peel, kaso ano siya, meron siyang purging stage. Lumala ulit yung face ko. And medyo harsh yung Maxi Peel. Mayus ulit siya nung mga padulo nung grade 12. Then when I went to college, I still get pimples. Ayan, pabalik-balik siya. But then hindi na siya ganun kalaking epekto nun sa akin emotionally. Yung mga tao dun sa LB, parang busy na kami sa sarili naming buhay. So wala lang kaming time para mag-comment sa appearance at sa buhay ng iba. So dahil wala naman talaga nagpo-point out, hindi na siya naging big deal sa akin. In-embrace ko na lang na I have acne-prone skin and I accepted it because it's fine, it's normal. So, ayun. And then, nag-exchange ako last year nung quarantine, dun, nag-breakout ulit ako. At yun yung masasabi kong pinaka-worst na breakout ko so far. Pero, ayun nga, as I was saying earlier na hindi na ganun kalala yung epekto niya sa akin emotionally. Kaya rin mahal na mahal ko sina Pia and Warren. Kasi sila lang yung dalawang Pinoy na kasama ko sa Malaysia. And never akong nakarinig ng comment from them about my pimples. Before mag-lockdown sa Malaysia, bumili ako ng products sa Lush, yung mask of Magnaminky and yung cold soap. Ang expensive ng Lush and sadly, hindi siya nag-work sa akin. So after that, naghanap na talaga ako ng ibang products online until I found out na meron pala nagbebenta sa Shopee nung Brilliant Skin Rejuvenating Set, which I already tried before. This is the rejuvenating set and it includes rejuvenating facial cream, sunblock, toner, and the soap. And precaution lang guys na this product is not recommended to use with other products. Plus, you should test your skin first for sensitivity. And pag gumagamit ka nito, you should avoid excessive sun exposure as much as possible. So, sa umaga, ginagamit ko yung soap at yung sunscreen. And then, at night, I use the soap, toner, and the rejuvenating facial cream. So, ayun, I used this for a month. And I documented it, which I will be showing you later. Ayan, from day one hanggang matapos yung paggamit ko. For the pros and cons, yung pros niya is that it really reduced my acne. But the cons of this product is that you will feel a burning sensation, especially in the first to second week of use. Mapapansin nyo dun sa video later na nagpapaypay talaga ako ng mukha kasi mahapdi siya, guys. The toner also contains harmful ingredients such as hydroquinone, which is a skin bleaching agent and can damage our skin, especially in high concentrations. And that is one of the main reasons why FDA actually warned the public against the use of this product. Wala pa talaga ako naririnig na update about that issue. And the last news that I've read from the internet is that yun nga, binan na to sa market. So ayan, if you have any updates about that issue, please comment down below para malaman din namin kung ano na bang nangyari sa case na yun. Gamit ko nitong Brilliant Skin, nag-stop na ako since yun nga, 1 month lang talaga yung recommended
use nitong rejuvenating set and I switched to The Ordinary. So this is The Ordinary Niacinamide Serum and this one is their toning solution. So let's first talk about this niacinamide serum from The Ordinary. And this is already my second bottle pala. So nagbe-purchase ako nito. I use this in the morning after I wash my face. Looking at the pros, The Ordinary is well known for their products and it's affordable plus it really reduces my acne as well. It also minimizes my pores. I really love this one but the cons is that this is not that good in terms of removing the hyperpigmentation and ayan. The next product is this glycolic acid 7% toning solution. So I use this at night. The pros of this is that it gives a mild exfoliation and refine the texture of our skin. The cons is that this is not recommended for the sensitive skin and it's kinda expensive. Then I also use 100% organic cold pressed rose hip seed oil from The Ordinary. Pinili ko yung product na yun since yung rose hip seed oil is known for reducing hyperpigmentation, acne marks. Medyo mahal din siya. Hindi siya ganun ka-effective for me. So, yeah. Ginamit ko rin to na isang buwan. And then, nag-switch ulit ako sa rejuvenating set since malala pa rin talaga yung acne dark spots na naiwan from my breakout. And this doesn't help a lot in reducing that spots. So, nag-shift ulit ako sa rejuvenating set. I used that for a month ulit. After nung pangalawang gamit ko nung rejuvenating set, nag-improve na talaga yung skin ko. Wala na akong active acne that time. But then, visible pa rin talaga yung acne marks. So, I searched sa internet about products na nagpa-focus talaga sa acne marks. So, I've read a lot of good reviews about Claire's Vitamin C Serum. So, ayan, bumili din ako. Claire's Freshly Juiced Vitamin Drop. It contains pure vitamin C and Centella Asiatica Extract. Yung color pala niya is clear. Then, sabi nila, pwede daw itong mag-turn into brown or yellowish. Since madaling ma-destabilize yung pure vitamin C by the light and oxygen. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa ref para, ayan, ma-prolong lang yung ano niya. The cons is that it really reduces hyperpigmentation, it fades my acne dark spots, and it's non-irritating and it's mild on my skin. I love this. And the pros is that it's expensive. And ayun, pwede nga siyang ma-destabilize. Then, ginamit ko din tong Vitamin E Mask by Claire's as well. Kasabay siya nung Vitamin C Serum since it's really recommended to use it together para daw mas maganda yung effect. So, ang color ng mask na ito ay white. It also don't have any fragrance at all. For the pros, it really hydrated my skin. It's good for skin brightening. So, the only cons is that expensive na naman siya. Medyo sticky siya sa mukha. But then, after naman niyang matuyo, hindi na siya ganun ka-sticky. Pinag-ipunan ko kaya talaga itong dalawa. And I'm not regretting na nag-purchase ako ng product na to. One is this Claire's Peach Moist Soothing Cream. I got this recently from YesStyle. I use this in the morning and ayan, hindi pa ganun katagal since nagamit ko siya. So, hindi ko pa talaga mabibigyan siya ng final verdict. But so far, hindi naman ako nagbe-breakout and it really
hydrates my skin in the morning. The last product is this All Clean Green Foam by Hamish. This is a low pH cleanser. And narinig ko lang to sa mga friends ko, si Napia, si Mika, si Flo. So, ayan, hello sa inyo. Ayan nga, recently ko lang din to nabili. Sabi ko lang is that it's really mild on my skin. Ayan, hindi rin naman ako nagbe-breakout. So, ayan, itutuloy ko lang yung paggamit nito since I'm loving it already. So, ayan. Plus, it's affordable, ah. So, ang pinaka-routine ko talaga as of the moment is that I use this cleanser in the morning. And then, I'll put this Ordinary Niacinamide. Then, after that, I will put this moisturizer, and then I'll put the sunscreen from Bello. And at night naman, I also use this cleanser, and then after this, magto-toner ako from The Ordinary, and after that, lalagay ko yung vitamin C serum, and then after that, lalagay ko yung vitamin E mask. So, ayan, that is it for my skincare. So, yun lang yung mga products na ginamit ko. And again, this video is not sponsored. For the final words na siguro, always remember na acne is normal. Beauty is just a social construct. You are beautiful no matter what they say. Acne doesn't make you less of a woman, less of a person. So, you're beautiful. Maganda ka, girl. Kaya mo yan. And ayun, maganda ka kahit anong sabihin nila. So, that's it for this video. Please don't forget to subscribe, hit the like button, and turn on your notification bell to keep you updated on my next upload. Bye!